Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad na hindi tinatanggal ang gulong. So, ayun, panoorin nyo lang kung ano ang gagawin ko. Papakita ko sa inyo. So ayun guys, bali papakita ko lang sa inyo ang tatlong kailangan na gamit para sa pagpalit ng brake pad. Bali, kailangan natin ng plies, tapos allen ring na number 5 mm, tapos tools na mamaya pang sungkit dun sa dalawang bilog sa may brake pad yung tumutulak. So bali ito, example lang to, kailangan mayroon kayong mas manipis pa dito, mas maganda para mabilis ma-shoot dun sa may ano brake, sa may brake na itutulak natin. So ayun, umpisa na natin bali. Kailangan natin ng allen wrench na 5 mm para pantanggal dito sa brake ito. Bali, ang gagawin natin, ito mismo yung tatanggalin natin. So ayan, no, kung mapapansin nyo, ito lang yung tinanggal natin. Hindi na natin tinanggal yung gulong para hindi na natin kailangan baliktarin kung wala kayong bike stand. Pagkatapos, tatanggalin natin tong pin, yung pin lock nya, para matanggal natin yung lumang brake pad. So bali ito, sample lang to guys, papakita ko lang sa inyo kung paano yung mabilis na way para magkabit ng bagong brake pad or magpalit. So ayun, no, advice ko lang din, kailangan maingat tayo sa pag ano, sa paggamit nito, kasi baka magasgasan natin tong ano, yung parts ng bike natin. So ayun, bali, tinanggal na natin yung pin, tabi lang natin para hindi mawala. Yan, bali, natanggal na natin yung brake pad. So no, ulitin ko lang bali, ito sample lang to kung paano magpalit ng brake pad sa mabilis na pamamaraan. Bali, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan natin itulak or i-reset itong dalawang bilog na to na nasa loob. Ayan, ito. Magkabilaan 'yan. Ang importante din to, no guys, no. Wag niyong ipipress yung brake ito, yung preno nyo. Baka aksidenteng ma-press nyo to. Matagal nyong marereset. Kailangan nyo pa bumbahin ng bumbahin para humigpit yung preno nyo. Kasi pag pag yun nakalabit nyo, itong dalawang bilog na to, ayan, itong dalawang bilog na to, lalabas yan. So, matagal bago tumigas yung preno nyo. Kaya iwasan nyo yung pihitin. So ayun, no, bali, babalik na natin siya dito sa may sa loob. Ganyan lang.
Tapos saka natin ilalak gamit ang pin na ito. Tapos tutupin lang natin to guys para hindi siya matanggal habang ginagamit natin. So ayun, bali na ikabit na natin yung brake pad. Ang gagawin natin, ilalagay na natin dito. Tapos titingnan natin kung dapat sure tayo na hindi siya sasayad sa rotor natin para mas smooth yung takbo natin pag nagbabike tayo. So ayun guys, no, silipin lang natin dito kung hindi sumasayad yung brake pad natin bago natin higpitan yung dalawang tornilyo. Ikutin natin. So ayun, no, bali hindi na siya sumasayad. So yung gagawin natin, higpitan na natin siya. So ayun guys, ganun lang siya kadali. Ganun din dito sa harap. Kung ano yung ginawa nyo dito sa may likod, ganun din ang gagawin nyo dun sa harap. Basta paalala lang, pag natanggal nyo na yung brake pad, huwag nyo pipihitin yung itong preno nyo kasi mahihirapan kayo. Ito kasi lalalim to. Pag pinihit nyo na wala yung brake pad, ito malalim to. Ipapump nyo nang ipapump to. Kapag napalitan nyo na ng bago, mahirapan lang kayo. So ayun, bali hanggang dito na lang yung video na ito. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please like and comment sa baba at i-hit nyo na rin yung subscribe button at notification bell para sa susunod na mga upload kong video ay ma-notify ka.